po, dahan-dahan tayo. Kasi mahirap na. Kung mayroon pa ba talagang itlog dyan? Tingin ko mayroon pa. Yan po mga kagri, may nangitlog dito sa itaas ng puno na ito. Ano ba magiging dapat mangyari dito? Pag-usapan po natin, ito, unang-unang magiging ano nito, pangyayari para dito dapat mapisa po ito bago po ito ma-harvest na bunga ng saging. Morning mga ka-agri. Nako, ngayong araw po ay pabalik na naman tayo sa ating tanima ng lakatan. Sinagyo po tayo. 3 days pong dire-diretso yung malakas na ulan dito. Grabe. Kahit sana kudanaan dadaan dito, puro na lang yata putikan. Kasi po, babalikan ko po yung lakatan plantation natin po. Kasi magbabaging kayo doon ng panibagong mga bunga niya, kasi pag hindi po nabaging yon, malamang masisira na naman yon at siguro marami na namang sigatoka doon sa dahon niya. Pero may napansin po kasi ako doon, kasi mayroon akong isang bunga ng saging doon na namumugad yata yung ibon na naman doon, isang klase ng ibon na naman doon sa bunga ng saging ko. Kaya tingnan natin kung andun pa yon. Kasi sayang pag hindi pa yun napisa bago ma-harvest yung bunga, masasacrifice na naman yun. Sige mga kagri, ano natin, diretso na rin natin doon sa loob ng ating sagingan. Ayan, kahit itong mga kanal ko dito may mga tubig pa nga Ako, hirap. Ayan po, kahit mga kanal ko dito may mga tubig pa. Dahil po sa bagyong nagdaan, dire-diretso po 3 days na ulan dito. Kaya biglaan na naman yung tama ng sigatoka sa kanyang dahon. Pero hindi po tayo makakapag-delief pag ganitong makulimlim pa rin yung panahon. Dahil hindi po kasi tayo nag-i-spray ng chemical insecticide at fungicide. Kaya maghihintay talaga tayo ng tamang oras dito. At saka may nakita po kasi tayo dito kahapon na hindi pa nabaging. Kaya po yan po, magbabaging tayo mamaya-maya konti. Pero istorya po natin yung umaga, tungkol po ito sa isang ibon po. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. Ba't siya nangitlog dyan lagi sa bunga ng saging? Itong klase ng ibon na ito. Kasi po previous years po doon sa malapad kong taniman, minsan po sabay-sabay sila nangitlog sa iba't ibang area po doon. Minsan po, minsan 5-6 sila ng itlog sa bunga talaga, kahit nagbagin na ako ng plastic. Kasi feeling nila safe pag sa bunga ng saging sila nagpupugad. Saan banda ba yun? Parang dito yata banda yun. Ayan po, parang dito yun. Sa puno po yata na yan, doon sa itaas na yan, kahit may plastic na, nakalabas lang yung bunga. Mamaya po akyatin natin yan para ipakita sa inyo kung anong klaseng ibon ba yan. Sige po mga ka-agri. Mga ka-agri, naglagay tayo ng hagdan doon para maakyat natin doon. Grabe talaga . Tatlong araw na diretso ng ulan. Grabe yung tubig. Pag walang drainage canal gaya po nito, dapat kasi hindi magtagal yung tubig. Magaling magkasakit yung saging natin pag wala ng drainage canal sa time ng rainy season po. Yan po, patihin po natin para ipakita sa inyo kung ano ba talaga dyan ang nasa itaas. Kasi po may istorya po kasi ito. Yan po, dahan-dahan tayo kasi mahirap na. Kung mayroon pa ba talagang itlog dyan? Tingin ko mayroon pa. Yan po mga ka-agri, may nangingitlog dito sa itaas ng puno na ito.
Ano ba magiging mga dapat mangyari dito? Pag-usapan po natin ito, unang-unang magiging ano nito, pangyayari para dito dapat mapisa po ito bago po ito ma-harvest na bunga ng saging. Ayan, dito kasi ng itlog, kung anong klase ng ibon po yan, ipapakita ko sa inyo, parang family po yan ng dove. Ayan po, ayan ho, dalawang itlog ho, ayan. Dito siya kasi ng itlog. Dati po kahit yung bagging na ito, yung plastic bagging na ito talagang nakabaro talaga ng ano, ubos-ubos, pero talagang ng itlog pa rin sila kasi feeling safe sila pag dito sila nagpugad. Ayan po. Kasi po pag hindi po ito napisa, bago po ito ma-harvest, masasacrifice po itong itlog na ito. Talagang laga na lang ito. Kaya dapat magpisa po ito para bago po ito ma-harvest, kahit hindi pa makakalipad yung kanyang mga sisiyo, magawa natin ang paraan yan gaya nung dati na dito natin siya inilagay, yung napisa na yung itlog, nilagay lang natin din sa puno kasi harvestin natin ito ng mataas, putulin na sa mataas na puno para pwedeng mailagay uli yung pugad at saka yung itlog. Kasi pag napisa na, talagang babalik yung inahin niya kasi mayroon siyang ano talaga, tawag doon, inakay. Ayan, mga kagri. So, panawagan dyan sa mga kaibigan natin na nag-agree din, agriculturist din. Pag may mga ibon, may mga hayop na hindi naman pumipeste sa ating taniman, huwag pong patayin. Kailangan po alagaan para po mag-preserve po sila. Yan po, yan yung kwento natin ngayong araw. At saka dagdagan natin ng konti itong istorya natin. Magbabaging po tayo mga kagri ng kakaunting puno doon sa ilalim na lumabas lang talaga yung bunga. Kailangan talaga kasi palagi nang umulan. Iitim yung bunga nito pag hindi po ito na bagging, gaya po ito sa taas na medyo nangingitim na ito. Dahil po yan, dyan po palaging nakapatong yung mga paa ng ibon pag pumunta po dito. Kaya makikita po nyo nung umiitim yung dulo ng bunga dahil po yan sa paa ng ibon. Yan po. Pero kung hindi sana napatungan ng ibon yan, makinis na makinis po yan. Pero okay lang po. Kasi dito po sila ng itlog talaga. Ayan, dalawang itlog po. Sana manugtungan pa natin ito kung napisa na yan. Pero kung hindi man, gagawa tayo ng bagong update dyan pag napisa na po ito, mga kagri. Ayan, ng itlog sa bunga ng lakatan, ang isang ibon na family ng dove. Kung anong kasing ibon yan, ipapakita po natin yan kasi palagi natin nakikita yan dito. Kasi ngayon, hindi naman natin maabutan yung kanyang dito, inahin dito, lilipad at lilipad talaga yan. Sige po, maraming salamat po. Lugtungan po natin yung video natin ng pagbabaging ng ating kaunting bunga ng lakatan ngayong araw. Ayan. O yan po, akitin po natin itong isang puno para ma-ready lang po ito sa bagging. Ayan po, may bunga na siya. Ang hirap pala pagpakit tayo dito na hawak-hawak yung cellphone, wala tayong tripod na dadala. Kasi gusto ko kasing maging malapitan yung kuha dito. Ano ba yung ginagawa ng mga naglalakatan. Ayan po, nilinisan muna ito. Nakuha ito. Hindi ko makita eh. Magdi-deflowering po tayo. Ayan po, kinukuha talaga ito para maging malinis talaga ang saging natin. Yun mga kagri. Hindi ko po alam kung nakasentro yung ano natin, kamera natin. Kasi po, hindi po ako nakatingin sa monitor natin dahil sa ginagawa natin. Mahirap po yung kalagayan ko. Naghahawak ng ano. Yun po, nilinilisan po talaga muna ito bago ito binabaging. Yun po. Ayan. Maya-maya magbabaging na tayo dito. Pinapakita ko lang sa inyo po, close up po. Ayan yung ginagawa. Nag-deflowering po tayo. Ayan po. Ito po kasi sa ilalim, ito po. Kung makikita po ninyo,
medyo matigas po siya. Magbabaging po muna tayo nito. At after 2 days po, pwede na itong kukunin uli. Kasi sa ngayon po, matigas po ito. Baka masira po yung bunga nito. Kaya, hayaan natin ng mga 2 days na para makuha natin ng isang ng ganyan. No? Maganda yung pagkakuha, hindi masisira yung bunga niya. Pag ito po matigas pa, baka dito siya maputol or dito sayang yung bunga niya. Kasi matigas po ito. Yan po, sampo ko lang yan. Parang hindi siya mapuputol. Pero pag may mga 2 days na po, madali na lang makuha yan dito, mga ka-agri. Kaya karamihan po sa nagbabaging, pinapaubos talaga muna palabas yung mga bunga. Pero sa amin po, kahit hindi pa nakalabas lahat, pwede na mag-deflowering at magbaging. Kaso, babalikan mo after 2 days para makuha ito uli. Yan po yung mga ginagawa namin pag nagbabaging kami ng aming saging po. Ayan po. Sige ka agri, bago po tayo magbaging, i-explain ko lang sa inyo uli. Alam kong na-explain ko tayo nung dati. Itong ginagamit po natin itong plastic na pangbaging po ay hindi po ito gaya ng mga color plastic na inyong nakikita. Ito po ay binibili namin. Plastic po itong used na po ito. Oh, na sinisidlan ng mga asukal. Ito po yung mga binibili namin kasi po hindi kami nag-i-spray kasi ng chemical na fungicide at insecticide po. Kaya po naghahanap po talaga kami ng ganitong klaseng plastic. Mura lang po ito. Mabibili lang po ito sa 3 to 5 pesos po bawat isa. Pinaglumaan po ito, used po ito na plastic na sinisidlan ng mga asukal. Ito po yung ginagamit namin dahil hindi naman mo po magkalayo yung magiging effect niya pag nabalot po yung mga saging natin doon kaysa panggagamit po tayo ng mga fungicide treated na mga plastic. Gaya po dyan ng mga ginagamit ng mga kaibigan natin talaga na sa mga malalapad, malalawak na mga lakatan plantation. Iyan po ang naging namin, iyan po ang naging protocol po namin. Kahit sa plastic o sa anong kasing material gagamitin namin, as much as possible po, hindi kami gagamit ng chemical fungicide at chemical insecticide po. Kaya po, para ma-maintain po namin yung claim namin na kami, chemical free po yung mga saging namin. Yan po, mga ka-agri, ito po yung gagamitin natin sa pabalot dyan. Pero hindi ko na siguro makukunan ng video kasi hindi ko po nadala yung tripod ko. Yan po, pinapakita ko lang sa inyo again. Ito yung ginagamit namin pambalot. Plastic sack po ito ng sugar na gamit na po, binibili namin sa mga sack center. Sige po, mga ka-agri. Yun, mga ka-agri, nabalot na po natin siya. Hindi ko lang napunan ng close up ng video kasi po napakahirap po ng sitwasyon natin doon. Ayan na po ang footage natin pag nabalot na po siya. Ayan na po, ayan. Hindi po siya close talaga doon sa itaas. Bukas po doon yung kabilaan niya para po sa ventilation. Ayan po. Kaya makikita natin pag may pupunta ang mga insekto dyan, sa labas na lang po sila, hindi na sila basta-basta makapapasok. Kahit may butas sa ilalim at saka sa itaas po, ano ba yung explanation? Bakit ka bukas naman? Yung sa iba nga, may mga butas po yan sa gilid. Yung ano po kasi, yung mga insekto po kasi, pag lumilipad po sila, horizontal po kasi, horizontal flying po yung mga insekto. Hindi po sila lumilipad ng pa vertical. Kaya pag horizontal po, pagdating nila sa plastic, lalo na po tamaan niya ng sikat ng araw, magre-repel po yung mga insekto po. Kaya mapapanitiling malinis yung bunga, hindi sila makakapasok doon sa loob. Pero dito sa lalim, bukas po yan. Ayan. Bukas po sa lalim, doon sa itaas din, may bukas rin doon kabilaan para sa ventilation, para hindi pag kasunog yung bunga ng saging natin, mga ka-agri. Yan yung explanation dyan kung paano kami nagbabaging. Pero sa ibang ibang lakatan plantation po, balot naman na yan lahat sa itaas at sa ilalim. Ito po sarado rin dito. Doon sa itaas po, sarado din. Kasi po yung plastic po kasi, may butas naman kasi sa paligid. Ito po binubutasan rin namin minsan hindi rin. Kaya pag maliliit lang yung butas, may mga butas po yan na maliliit. Kaya pag maliliit lang po, kailangan ibukas po dito sa ilalim, bukas rin doon sa itaas. Para mayroon pong mapagdaanan yung hangin para hindi po siya magbo-burn, hindi po siya masusunog sa
sa sobrang sikat ng araw. Yun yung explanation namin dito, mga ka-agree. Sige! Kaya nito mga ka-agree, nakapag-deflowering na tayo dito, babagging natin ito. At yung sa ilalim again, ito, babalikan natin after 2 days po ito. At hinihintay po natin yung puso ng saging talaga, mga ka-agree. Dapat ay naabot niyang mayroon itong clearance mula. Kung kunwari ito yung last na bunga, dapat po ay may clearance po siyang tatlong bahagdan dito. Or at least mayroon siyang clearance mula dito na 6 inches. Yan po, mga dito pa yan mapuputol. Mga dyan pa yan mapuputol. Kasi po pag walang clearance po, yung iba nga yan dyan, yung last na hand po ay kinukuha na lang yung mga bunga niya at saka may tinitirang dalawa o isa nito para magiging ano po siya, fungus arrestor po yung tawag ng iba. Siya po yung nag-arrest para po pag pinasok ng fungus mula po dito sa ilalim, pag naputol na po ito, hindi po aakyat yung fungus papunta sa mga bunga. Yung ginagawa po, halimbawa po, ito na yung last na hand. At saka hindi na po siya maganda kasi kunwari ito maliliit na talaga. Dito lang yung mga malalaki. Yung ginagawa po, nagtitira na lang yung ng dalawa o isang piraso nito at saka kinukuha na lang lahat. Example lang po yan, po ito po yung last hands na nasa ilalim. Nagtitira po ng isang piraso nito o dalawang piraso at kabilaan po, kinukuha na lahat yan. Bale, yung nasa center na bunga, yan po yung tinitira. Para po pag nagputol sa ilalim, pag nagputol po dito kunwari sa ilalim at papasok po yung fungus at bakterya, siya yung arrestor. Hindi na po makakakyat dito. Hindi na makakakyat sa next na mga hands yung fungus at saka yung bakterya dahil po dito lang yan dito lang yan magtatambay. Arrestuhin po ng natirang bunga dito. Yan yung pong explanation ng mga expert po natin sa sagingan po. Ayan po yung mga ginagawa bago po yung mag-bagging ng ating lakatan po. Ayan po. Maybe after 3 to 4 days ay pwede nang kunin ang puso nito. Pag nagka-clearance na po ito ng tatlong bagdan, hanggang sa apat na bagdan, pero sa amin po, pag nag-clearance na po sa last hand, ito yung last hand, pag nag-clearance na po ng 6 inches, pinuputol na po namin. Safe na po siya talaga. As per experience po sa mga pangpanahon ng paglalakatan po namin. Yan po yung mga explanation bago kami magbabaging ng aming lakatan po dito. Maraming salamat. Dugtungan-dugtungan lang natin itong mamaya-maya konti. Sige po.